Praise God. Good morning, everyone. Are you happy this morning? Are you happy to see me standing in front of you? Amen. Thank you. But if you are going to ask me if I'm happy to see you all, guys, I'm sorry to say no. But I'm very, very, very happy to see you all. Last Sunday, Pastor Nino approached me when I sit at the back. He asked me to testify today. So that's why I'm here, standing in front of you to testify the goodness of God in my life. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya at kadakilahan niya sa aking buhay, sa aking pamilya. Sabi ni Pastor, pwede bang itestimony mo ang testimony mo, Pastor? So, sabi ko, oo. Kaya umpisahan ko, kapatid, kung paano ko nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, nung kabataan ko, nung nasa high school pa ako, sa bahay namin, ang tingin nila sa akin ay mabait na anak, masunurin na anak. Yun ang tingin nila sa akin. Pero pag nasa barkada na ako, nasa school na ako, iba na ang pag-uugali ko. Parang arugante. Kasi marami akong barkada, parang may gangs kami sa school. Kaya nung nag-aaral pa ako, parang wala akong kinakatakutan kasi marami kami. Kaya ganun ang buhay ko, mga kapatid. Napabarkada ako, kahit anong bisyo, nasubukan ko. At the age of 12, nasubukan ko ng mag-hit ng sigarilyo. At the age of 12, uminom na ako ng alak. At the age of 14, gumagamit na ako ng marijuana. Nung nasa high school ako, sugal, lahat ng bisyo, nagawa ko, mga kapatid. Pero sabi ko sa mga relatives namin, na classmate ko, mga kaibigan ko, huwag yung sabihin sa mga magulang ko. Please, sabi ko sa kanila. Ang alam nila, pumupunta ako sa school, pero nasa bilyar, sugal, sa inuman, nandun na ako. Instead na nag-aaral ako. Ganun ang buhay ko. Naibenta ko lahat. Mga bag ko, pantalon, relo na galing sa abroad, kahit 50 pesos, binibenta ko. Alam niyo, mga kapatid, ang hindi ko lang mabenta, yung underwear ko. Oo, totoo yun. Ganun ako noon. Pero, salamat sa Panginoon dahil walang imposible sa Diyos. Alam nyo, parang imposible na nakapunta ako sa Bible School. Kasi dati, Iglesia ni Cristo kami, Manalo. Nabautis muna ako since I was 7 years old. Ang mother ko ay Diakonesa, Iglesia ni Cristo. At ang kapatid ng tatay ko ay isang pare. Oo.
Lumaki ako sa Iglesia ni Cristo, nadoktrinahan ako ng turo ng Iglesia ni Cristo. Pero dumating ng panahon na dumami ang mga New People's Army doon sa amin. At to make the story short, nagre-recruit sila by force, every bahay. Talagang nagre-recruit sila na magiging kapgo. Kaya sabi ng pastor na kaibigan ng tatay ko, para maki-escape yung anak mo, brother, baka pwede ipasok natin sa Bible school. Sabi ng father ko sa akin, ihanda mo na lahat yung gamit mo. Bukas pupunta si pastor dito at ihatid ka niya sa Bible school. Wala akong kaalam-alam kung anong Bible school, mga kapatid. Oo, hindi ko alam manalangin, hindi ko alam ang Bible, wala, hindi ko alam magtestimonyo, ipahayag ang kabutihan ng Diyos, wala. Pero, sa kinaumagahan, nandyan na si pastor. Oh, brother, tayo na. Tapos kinuha ko na yung bag ko, sumakay na ako sa motor. Punta na kami sa Bible school. Tumitingin ako sa mga tao doon, ganito pala, Bible school. Ang daming estudyante. Tapos kinagabihan, kasi Sunday morning yan, nung kinuha ako ng pastor, Sunday morning, tapos kagabihan, may church service. Kasi yung Bible school at saka church magkatabi. Kasi tapos munta kami sa church at nag-attend ng service, yung people service. Mag-observe ako kasi hindi pa ako pumasok sa church na ganito, mga kapatid. Kung ano ang nangyayari. Tapos, dumating sa testimony time. Lahat ng mga estudyante, nag-testimony. Ako na lang ang natira sa upuan. Sabi nila, brother, ipakilala mo naman ang pangalan mo, mag-testimonyo ka dito sa harapan. Sabi ko, nako, hindi ko alam ito, sabi ko sa isip ko, mga kapatid. Pero, pumunta ako sa harapan. Kasi, wala na akong magawa. Nandun na ako. Tapos, tumayo ako, pinakilala ko ang sarili ko. Ako si ganito, si ganito. Tapos, wala akong masabi. Naisip ko na, kasi hindi ko alam mag-testimony. Alam nyo, gumawa na lang ako ng testimony na hindi nangyari sa aking buhay. Oo, totoo yun. Gumawa na lang ako ng testimony na hindi nangyari sa aking buhay. Pagkatapos yon, palakpak sila. Sabi ko, parang maganda yata ang sinabi ko. Pero hindi nangyari sa akin, gawa-gawa ko lang yon. Kasi hindi ko alam eh. Kung ano ang narinig ko, yun din ang sinasabi ko. Ganun, mga kapatid, ang buhay ko noon. Pero ako po'y nagpapasalamat sa ating Diyos dahil binago niya ako. Nung nasa Bible school kami, hindi ko alam manalangin, hindi ko alam ang Bible. Wala, napakahirap, mga kapatid. Wala akong sapatos, walang pulo, kahit ano, t-shirt lang at saka, wala. Pero, ang Panginoon ay kumilos sa aking buhay. Nung nasa Bible school ako, ang isip ko, pangpalipas oras lang. Wala na. Kasi imagine mo, Iglesia ni Cristo ako, di ba? Wala na, pangpalipas oras lang ang ano ko sa Bible school. Pero, pag manalangin kami, ibang nararamdaman ko. Pag umaawit sila, ibang nararamdaman ko, umiiyak ako. Bakit kaya ganito ang feeling ko, sabi ko sa aking sarili. Hanggang
binasa ko ang salita ng Diyos, inopen ko yung Bible, tinuruan nila ako paano magbasa ng Bible, Old and New Testament, paano manalangin, tinuruan nila ako. Hanggang natuto ako, mga kapatid, at nagkaroon ako ng desire, hunger and thirst for the Word of God. Nagkaroon ako ng desire na manalangin sa Panginoon. Ganun ang nangyari sa aking buhay. Nung nasa Bible school ako, nung baguhan pa lang ako, pag lumalabas ako, nagyoyosi ako. Oo. Kasi wala eh. Ignorante ako sa salita ng Diyos. Pero God opened my eyes and my heart, mga kapatid. At naramdaman ko ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa akin. Kaya nung naintindihan ko na, binago ng Diyos ang aking buhay, sabi ko, ano, alam niyo kapatid, ang ginawa ko, idinubot ko ang time ko sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Panalangin talang ibinabad ko ang sarili ko sa panalangin. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-meditate ng salita ng Diyos. Ganon ang ginawa ko. Tinulungan ko ang aking sarili. At the age of 19, mga kapatid, nagtapos ako sa Bible school. 1995. After graduation, in-install nila ako sa isang old church. Mga matatanda ang nandun. Oo. Matatanda ang nandun. Sabi nila nung insulation ko, sabi ng mga nandun, mas maganda sana kung mature ang inilagay nyo dito. Sobrang bata ito, baka umiyak. Yun ang sabi nila. Na naririnig ko pero hindi ako umiimik. Pero sabi ko sa aking sarili, Lord, pinili mo ako. Kasi sabi niya sa Bible, you have not chosen me, but I have chosen you. Kaya pinili ako ng Panginoon, sabi ko sa sarili ko, ang gawin ko lang, gampanan ko ang aking duties as a pastor. Kaya na-challenge ako, kapatid. Pinakita ko sa kanila na parang ginudge nila ako na bata. Parang walang masabi ito. Parang ganun, kasi matatanda na sila. Pero pinakita ko sa kanila na iba ako sa mga pastor na nagdaan, mga kapatid. At napatunayan nila sa biyaya ng Diyos at tulong ng banal na Espiritu Santo ng Diyos na kakaiba tayo, kapatid. Kaya, ganun ang nangyari. Alam niyo ang pagiging pastor, masaya, enjoyable, pero kung minsan mahirap. Naranasan ko, mga kapatid, the age of 19, talagang umiiyak ako sa Panginoon. Wala akong ibang malapitan kundi ang Panginoon. Hindi ako binigo ng Panginoon. Tinulungan niya ako at ginamit niya ako sa kalwalhatian niya, kalwalhatian ng pangalan niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya ganun ang nangyari. Hindi ko winnaise yung time ko at the age of 19. Talagang pinagamit ko ang buhay ko sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, gamitin mo ang buhay ko, Panginoon, sa ikakalago ng iyong mga salita. Kaya ginamit ng Panginoon ang buhay ko, mga kapatid. Kaya, at doon ko na rin nakita ang aking asawa. Oo. Panalangin ko sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko na ng lifetime partner. Kaya nanalangin ako sa Panginoon, hindi ko sinabi kung sino ang ibigay ng Panginoon, pero sinagot ang Panginoon ng aking panalangin. Pero ang kondisyon ko sa Panginoon noon,
pagsabihin ko ang nararamdaman ko sa kanya, sabi ko, at hindi niya i-accept, hindi yan ang kalooban mo, Panginoon. Kaya sinabi ko sa kanya, ganito, ganito, gusto mo ba ako? Oh, direct to the point, walang paligoy-ligo, eh. Ganun ako nanligaw, mga kapatid. Oo. Kaya sabi ko kay Mrs., gusto mo ba ako? Sabi niya sa akin, oo, gusto kita. totoo yun. Totoo yun. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Nabigyan kami ng tatlong anak. Ang panganay namin, yung lalaki na pumunta noon, si Zach, at saka si Tricia, at saka yung bunso namin, Mark Joseph. Tatlo, pero yung dalawa wala pa dito, pero kami po ay naniniwala na hindi magtagal nandito na rin sila. Kasama natin na magpuri at maglingkod sa ating banal na Diyos. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Parang medyo matagal na, mga kapatid. 5 minutes lang sinabi ni Pastor ninyo. Sorry, Pastor. Pero kaya ibinabalik ko na ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Amen.